Good day mga sir, mga paps. Bali home service tayo sa ngayon. So, ito yung sitwasyon ng paggagawa natin. Magre-repair o mag-a-adjust tayo ng abang at mag-i-install o magkakabit ng laboratory na yung with pedestal stand mga sir. So, ito pinapakita ko sa inyo yung sitwasyon ng gagawin natin. So, kung mapapansin nyo, paps, ito yung waistline niya, ito yung PVC. Alright, so, kung mapapansin nyo, paps, is sa bandang taas, naglagay ng water supply para sa laboratory, yung nauna nang gumawa na kapwadin natin katubo, mga paps. So, yun, so, yan ang gagawa natin, paps, ng paraan o adjustment. So, yan, paps, yung naging abang niya sa bandang taas. So, ang gagawin natin, paps, is ibababa natin siya o i-adjust natin siya dito sa may malapit sa waistline. So, nag-decide ako na sa bandang kaliwa o left side ko na lang ilagay yung supply na imbis na sa kanan kung saan yun talaga ang pinaka-ano, right way. Pag cold lang yung supply, bandang kanan tayo. So, ang purpose ko niyan, paps, is para makapag-adjust tayo bandang pakaliwa at di tayo masyadong lumapit nun sa gripo o magkaroon man lang tayo ng clearance. So, yun paps. So, ito yung naging sukat na lang ng waistline para sa laboratory. Kung makikita nyo mga sir is halos 50 cm na lang siya pero okay lang yan paps, kaya pa yan. So, basta tips ko sa inyo is huwag na tayong bumaba pa ng 50 cm. So, 50 to 55 cm, okay pa yan. Kayang-kaya pa yan. So, ito yung pagtatagusan o paglulusutan ng magiging adjustment natin. So, yun, itatagos lang natin muna sa kabila para alam natin yung part na i-chipping natin para sa adjustment. So, yan, paps, dyan sa lumusot. So, ito natin, paps, yung ikakabit natin. Laboratory with pedestal stand. So, magandang brand yan, paps. Lakwansa. Okay, ito na, paps. So, na-chipping natin siya. So, konti na lang. So, yan, paps. So, yan yung magiging adjustment natin. So, ang gagawin natin mga paps is ikakat natin siya dito bandang elbow. Then, didiretso siya dito. Mag-elbow tayo, then drop ng konti. Drop tayo ng konti, then papasok na tayo. So, ganun lang paps. Ganun lang kadali yung magiging adjustment natin. So, sana may nakukuha kayong idea mga paps, mga sir. So, ito pa rin paps na ano, yung pinutol natin yung gagamitin natin para iwas gastos na rin sa may-ari. Okay, so sana nasusundan nyo mga paps, mga sir. Okay, ito na yung mga ready na yung tools natin. So, okay, ito na siya paps na gawa na natin siya. Okay, yan na. So, bali nag-consume lang tayo ng plain coupling at plain elbow na PPR. Okay, so pinapalamig ko pa siya paps. So, kailangan i-maintain muna siya paps ng mga ilang seconds para sure na okay na o matigas na o malamig na yung ginawa natin hinang sa fusion machine.
para sigurado tayo talagang walang ano aberya o walang leak yung ginawa natin. So yan paps, maya maya check natin paps sa loob ng CR. Okay, so dyan na siya paps, lulusot. So medyo tinasan ko lang konti yung water supply kasi medyo mababa din naman yung waistline ng ano natin, laboratory. So ayan na paps. Okay, so dagdag idea mga paps. So gumamit tayo ng pangkalang na bakal. So para kahit sulo lang tayo is magagawa pa rin natin siya ng tama kung nang walang aberya yung gagawin natin. So yan mga dagdag idea mga paps. Then maintain natin siya ng ano, ilang seconds para sure na hindi na siya magagalaw. Talagang naka-fix na yung ginawa natin hinang. Okay, so okay na paps, na-adjust na natin siya. Naputol na rin natin yung waistline, yung tubo. Naka-plus na siya sa tiles. Then ito na yung ginawa nating magiging pagkakapitan ng laboratory. So ginamitan ko siya mga sir ng grip anchor or expansion shield para mas matibay talaga. So yan na siya. So kailangan naka-plus siya sa tiles. So ito ibabaon pa natin to. So pinapakita ko lang yung klase ng grip anchor. So yan mga paps, so konti na lang mag-install na tayo ng laboratory. Okay, ito na siya mga paps, mga sir. Kabit na natin siya. Then fabricate ko na rin yung faucet. Kabit ko na rin yung flexible hose. So yan paps. So dito paps, dagdag idea lang paps. So kailangan mas madali o mas magaan kung bago natin ikabit yung laboratory is ikakabit muna natin tong faucet para mas madali at mas maligan lang para sa atin. So nangyari lang paps na ganyan is kasi mga paps is kumbaga na misplaced ng may-ari itong ano, itong faucet, itong fixtures, mga accessories ng ano ng laboratory. So kaya kumbaga nahuli na. Pero okay lang yan, madali lang yan paps, kayang-kaya naman. Ang purpose kasi nun, pag kung ikakabit na natin na di pa na-install yung laboratory is hindi na tayo magsusot-sot pa dyan sa ilalim. So, kumbaga, mas madali talaga. Madali lang yan. So, yan ang magiging stopper o lock washer na ano natin. Rubber washer din, pinaka-washer. Then, yan yung magiging lock nut niya. So yun, okay na paps. So nakikabit na natin ng maayos yung faucet, laboratory faucet. Then ito paps, siguro napapansin nyo na dalawa yung flexible hose ng faucet natin. So ibig sabihin lang yan mga paps is pang hot and cold yung laboratory faucet o yung nabili ng may-ari na faucet. Pero okay lang yan mga paps, walang problema yan. Kahit isa lang yung supply natin, cold lang yung supply natin, walang problema yan paps, maraming paraan naman yan. So hindi na tayo hindi na natin pinapalitan o nagpabili ng bago kasi para iwas gastos na rin o wala nang dagdag gastos pa sa may-ari. So comment down na lang kayo mga paps. In case may mga tanong kayo or may mga gusto kayo malinawan, drop your comment sa comment section mga paps at sasagutin natin yan. So yan na paps, naikabit na natin yung angle valve. Bali single valve lang yung available natin paps. So marami kasing paraan yan paps pag ganyan na pang hot and cold ang faucet.
So, ito na rin mga paps, naka-ready na yung bit trap natin. Nakabit ko na rin yung bandang tailpiece. Then ito na yung pinaka bit trap niya. So, ipapakita ko lang sa inyo paps na gaya ko ng gaya ng sabi ko kanina is kaya pa ng 50 cm na abang from Venus floor. Kaya pa ng tailpiece na abutin. So, basta tips ko, pinaka tips ko mga paps ha, is huwag na tayong bumaba pa ng 50 cm para di tayo kapusin at di na tayo maglagay pa ng dagdag na gagawin ng extension. So 50 to 55 mga paps, okay nga okay yan. Mapa-pedestal man o ordinary o without stand. Yun paps, so yun. So after natin sa paps ma-test, saka lang natin sa epoxy o lalagyan ng epoxy doon sa waistline para kumbaga walang backflow na mangyayari, o di magbabackflow yung waste water, yung tubig na galing sa lababo. Walang backflow mangyayari. So yun paps, okay yan si paps. So maya maya susuot ko na lang yan, then okay na tayo. So malapit na tayo mga paps. Yun, oh. Okay na mga paps. So okay, pakita ko lang sa inyo mga paps. Yun, oh. Okay na din yung supply. Nagabitin natin yung supply ng faucet. Okay na yung bitrap. So yun paps. So na-test na din yung paps ng mayari. So pinakita ko na din sa kanya yung ano, kung paano siya gamitin. So yan paps, so dagdag ano lang paps ha, dagdag idea lang na pag magsiservice tayo is ipapaano rin natin sa ano, i-demo din natin sa may-ari kung paano siya gamitin, kung tamang paggamit, para alam na din ng may-ari yung ano, mga gagawin niya, yung mga function ng ginabit natin. Kailangan ma-demo rin natin sa may-ari. Yan, okay. We're done na, mga paps, mga sir. So, nagkaroon pa tayo ng clearance dito sa grepo. So, kumbaga tama lang. So, yan, mga paps, mga sir. Sana may nakuha kayong tips at ideas. So, salamat sa panonood. Thank you. Sunod guys is yung pag-install naman ng mga fixtures and accessories sa kitchen sink, lavatory, saka sa loob ng CR, mga fixtures, yan, mga accessories, water closet or inodoro. Yan guys ang bibigyan naman natin guys ng pansin sa next video natin mga paps. So make sure na naka-subscribe kayo dito sa channel natin at isama nyo na yung bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pa mga informative na i-upload ng mga videos. So siguraduhin nyo yung guys na remind ko guys ha, na hit nyo yung subscribe button saka yung bell button. So that's all mga guys, thank you and God bless.